Hello mga Rayos Play TV, ngayon lang ulit tayo nakapag-upload ng ating mga gaming tutorial. May bago tayong gaming product ngayon mga idol, ang ating Game Stick 4K Lite. Napaka-stick dito mga idol na item na ito. Plug and play lamang siya sa ating TV via HDMI port. Ito siya mga idol, nakakonect na siya ngayon sa ating TV. Napakaraming retro games, pamula sa ating MAME, yung mga arcade, Family Computer, Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color, Mega Drive, Super Family Computer, PS1, and Atari. With 10,000 games yan mga idol. Napakarami ng sulit na sulit at mga quality games. Tara, samahan nyo ako i-unbox at i-setup natin kung paano ito gamitin mga idol. Pero bago ang lahat, please subscribe to my channel and click the notification bell para lagi kayong updated sa mga ganitong gaming tutorials. Tara, unbox na natin. Ayan mga idol, unbox na natin ang ating Game Stick 4K Lite with 2.4G wireless controller gamepad. Naka-note yan ang ating professional game chip, connect to TV, classic games, double rocker control. Ayan yung ating pinaka-box mga idol. Sa ating back ng ating box, makikita nyo dyan ang mga naka-note natin dyan. 4K Ultra HD Game Stick. May specification parameter, MAME, Family Computer, yan, nandyan lahat mga idol. Papakita ko sa inyo mamaya kung ano yung mga included nating mga consoles or emulator. Ayan mga idol, kitang-kita nyo naman sa box natin. Okay mga idol, simulan natin i-unbox. At ayan na nga ang ating game stick. Meron siyang plastic cover nandito sa bandang ibabaw. Very secure naman mga idol. Ayan, okay, open na natin. Maliit lang talaga siyang device mga idol. Mga kasing laki lang siya ng mga sinauna nating cellphone kung alam niyo yung mga idol. Ayan o, ito yung part niya. Dito natin ilalagay yung USB cable. Meron saksakan dito. At ito yung pinaka warranty natin. Ayan mga idol. At sa kabilang part natin dyan na ating micro SD. Dyan nakasave yung mga games natin, mga emulators. Very maganda yung style niya mga idol. At ito yung kasama niyang USB dongle. Dito ko connect ang ating wireless controller mga idol sa ating USB dongle. Auto connect na yan mga idol, wala na siyang kailangang i-set up pa. Yung ibang controllers kasi 'di ba Bluetooth connection na wireless. Dito kasi naka USB dongle tayo. At ayan na nga ang pinakalaman ng ating box kasama ating USB cable. Ayan, dito kukuha ng power supply ang ating game stick. Syempre, mawawala ba diyan ang ating manual? Makikita nyo dyan, instruction manual, appearance view. At meron syempre dyan English version para maintindihan natin mga idol at may Chinese version yata ay nasa bandang likod nyan mga idol. Nandyan lahat ng paano natin i-settings. Pwede tayo mag-search ng game. Mababasa natin dito sa ating manual. Ayan mga idol oh. Ayan mga idol, ito na ang ating next. Ang ating HDMI extension cord, meron siyang extension cord para mas madali natin siyang ma-connect sa likod ng TV. Siyempre, mahirap kasing i-connect directly yung ating game stick sa likod ng TV. Ayan mga idol, mahaba naman ang ating extension cord. Yan, tanggalin lang natin tong part na to at nandyan natin i-connect ang ating game stick. And kasama siyempre dito ang ating dalawang wireless controller mga idol. Ayan, naka-bubble wrap pa yan, kitang-kita nyo naman. Very maganda siya. Para siyang PlayStation 3 controller. May analog buttons yan mga idol. Ayan, naikot natin ang maayos. Meron ding L3 or R3. Pwedeng pindutin yung analog button. Ayan mga idol, dalawang AAA battery ang ilalagay natin dito para gumana ating mga joystick. And ayan na nga, dalawang wireless controller yan mga idol. Siyempre, naka-bubble wrap din ang ating second player. Kaya pwede tayo mag 2-player. Dito sa ating game stick, plug and play talaga siya mga idol. Actually, pwede nga tayo mag 4 players dyan sa mga retro games. Ayan mga idol, i-connect na natin ang mga devices natin dito. Ang USB dongle, connect na natin dito sa port ng ating game stick para makakonect ating wireless controller. At dito naman sa USB port, dito natin i-connect ang ating USB cable na paggagamitan para sa power supply ng ating game stick para may connectin natin sa likod ng TV. At ito yung HDMI natin sa ating game stick. Connect na natin yung extension cord na HDMI para mas padali natin ito may connect sa likod ng TV. Ayan mga idol, tara, samahan nyo i-setup na natin ito sa likod ng TV.
Yan mga idol, nandito tayo sa likod ng TV. Hanapin nyo lang yung HDMI port ng inyong TV para may connect na natin ating game stick na ginamitan natin ng extension na HDMI cord. And dito sa USB port ng ating TV, i-connect na ang USB cable ng ating game stick for power supply. Okay, lagyan na natin ng battery ang ating first player gamit ang AAA battery. Ayan mga idol, napakadali lang naman itong gamitin at ilagay. Sulit na sulit mga idol, matagal yan malobat. Ayan, i-on nyo lang dito sa lower part na to. And iilaw na yan, tara let's go! Yan mga idol, dito sa class makikita natin yung mga mami family computer. Sobrang dami nating consoles dito. Try natin dito sa family computer. Ayan, makikita nyo mga idol, Super Mario, Super Mario 2, Super Mario Bros. 3. Sobrang dami yan mga idol, may mga island. Yan, Adventure Island 4. Isa to sa pinakapaborito kong game dito sa ating family computer. Para siyang Super Mario, pero meron siyang mga dragons na kasama, kaya astig siya mga idol. Sinasakyan ng player yung ating dragon. Meron tayo dito yung history. Kagaya niyan, yung Contra, isa sa pinakapaborito kong game mga idol. Kung makikita nyo dyan, start natin yung Contra. Mabilis mag-load ang ating GameStick 4K Lite. Kita nyo naman yan, pwede pa tayong mag-2 player dahil may dalawa tayong controller. Start natin. Ayan, loading na agad. Kita nyo naman, rest 30. May 30 lives na agad tayo. Ayan o, paano ba mag-barrel? Ayun. And kita nyo naman yung baril ko, yung malakas na baril na. Kaya sulit na sulit mga idol. Actually, dito ko nga lang natapos itong ating Contra sa GameStick. Kasi sa family computer, hindi ko ito siya matapos kasi sobrang hirap. Kahit 2 players kami ng mga kapatid ko mga idol, sobrang hindi talaga namin matapos to. Pero dito ko lang natapos dahil unlimited lives at pwede pa nating isave. Kita nyo dyan mga idol, may save tayo, pwede natin load. Ito yung mga save files ko, pwede tayo mag-save. Ayan, dito, save natin dito. Ayan, nakasave na yan mga idol. Select start na lang uli, punta kayo sa load. Ayan na siya. Eh, naka-load na siya, kaya sulit na sulit. Balik ulit tayo, makikita nyo dito sa load. Meron tayong malalayong stage na. Start natin. Kita nyo mga idol, ang bilis-bilis mag-load ng ating GameStick 4K Lite. Sulit na sulit talaga. Select start natin. Ayan, resume, exit. Pwede natin exit. Punta tayo sa Metaslug 3. Pakita ko sa inyo mga idol. Ayan, ang ating Metaslug 3. May mga games talaga na medyo matagal mag-load kasi sobrang daming games na naka-install dito. 10,000 games. Ayan, installed. At naka-load na. Okay na. And yung game naman, kita nyo naman, wala siyang delay. Select natin. Ayan. Okay. Okay. Sulit na sulit, kita nyo naman. Isa sa pinaka-paborito natin laro sa arcade ang ating Metal Slug. Siyempre, pwede tayo mag-2 player dyan, Ayan. Sulit na sulit. Paano ba maril? Ayun. Okay ba mga idol? Tara, subukan naman natin sa ibang console. Punta lang kayo sa class. And then, try din natin ang PS1. Ayan, may mga Ace Combat, Alundra. Sobrang dami. Twisted Metal, Red Alert, Crash Bandicoot, Dino Crisis 2, Dragon Ball Final Bout. Try subukan natin mga idol ang ating Dragon Ball Final Bout. Let's go! Ayan, loading na siya. Okay, mabilis naman mag-load. Kita nyo mga idol, napakasulit talaga. Lalo na sa mga kids natin, pwede tayo mag-banding using our GameStick 4K Lite. Isa din to sa pinakapaborito kong game nung kabataan pa ni Rans Play TV, ang Dragon Ball GT Final Bout. Ayan mga idol, Meron pa nga dito ng cheat para mapalabas natin ibang character. Siyempre tayo si Goku. Ayan, di ba mga idol? Napakastig. Ayan mga idol, start natin. O, ayan si Goku yan Paano mag-special nga dito? Talambahan ako. Ayan, suntok. Paano bumarela yun? Ayan energy ball Uy, sala. Sulit na sulit yan mga idol. Tara, subukan pa natin sa ibang games. Exit ulit tayo. History sa class. Subukan naman natin mga idol sa ating mame. Ayan, puro arcade games dito. Kita nyo na, puro King of Fighters. Ayan, sobrang dami yan dito mga King of Fighters. May Marvel vs. Capcom pa. Sulit na sulit, kaya pwede tayong mag-2 player. Gamit ang ating 2 wireless controller. Ayan, Metal Slug. Nandito yung mga Metal Slug natin Mega Man, available. Sobrang dami talagang classic retro games na masusulit talaga nating mabalik-balikan mga idol. Maaalala niyo yung mga nilalaro natin mga kabataan, mga batang 90s ba dyan? Comment lang kayo dyan mga idol sa ating comment section kung may gusto kayong games at comment natin kung available.
Ayan, napakadami oh, battle circuit. Sobrang dami talaga mga idol. Walang sawa tayo dito. Try natin sa Game Boy. Yan, mga Game Boy Classic to. Puro Mega Man. Yan, napakadami. Mega Drive. Yan, sobrang dami sa Mega Drive din. Makikita nyo dito, 35. 35 games dyan. Sa Game Boy Color, 16. Sa Mame, yan, 901. Family Computer, 477. Game Boy Advance, 100. Atari. Ay, nabalik ko pala. Sa Atari. Page 1 pala to. Yan, ang dami oh. Super Family Computer, 500. PS1, page 1. Ang dami pa nito. Page 2, page 3, page 4. Kaya nasa 10,000 games talaga siya mga idol. Page 5, yan, may Resident Evil, Silent Hill, Street Fighter Alpha, Street Fighter Collection. Sobrang dami. Tekken 3, Tekken 2. O, try natin mag Tekken 3. Subukan natin mga idol. Ayan, ang bilis mag-load. Start natin. Arcade mode. Law. Martial law. Ay, naka-arcade mode pala tayo. Dapat nag-versus mode pala. Para makapag 2 player. Ay, ayun, di ba? Mga idol, pwede mag 2 player. O, okay. Subukan natin, mga idol, ang ating Tekken 3. Round 1. Ayan. Okay, di ko matamaan at nakasalag si idol, ah. Yun, sa pool. Ayan, meron tayong Tekken 3. Kasi natin ulit, exit tayo. Sobrang daming laro talaga, Lion King, oh. Balik ulit tayo. Dito, yung page 1, oh. Dito hanggang page 10. Kaya napakadaming laro. 500. May Super Mario World sa ating Nintendo mga idol. Sulit na sulit to. Quality to sa mga kids. Sobrang dami talaga laro sa ating game stick. 4K. Kaya, ano pa ba hinintayin nyo mga idol? Punta lang kayo sa description below at nandun kung saan ito nakuha mga idol. Check nyo lang ang description below ng ating YouTube video na ito. Sabi ko naman sa inyo mga idol, sulit na sulit ang ating GameStick 4K Lite with 10,000 games. Pwede pa mag 2 player, kaya goods na goods sa ating family bonding, parkada bonding o anumang outing natin mga idol with the kids. Kaya sobrang makakapag-enjoy tayong lahat with our GameStick 4K Lite. Kung gusto nyo gantong item mga idol, punta lang kayo sa description below kung saan natin nakuha ating GameStick 4K Lite. And subscribe to my Ryan's Play TV YouTube channel and hit the notification bell para updated kayo sa mga gantong tutorials. Thank you guys!